Magandang tanghali po. Magandang tanghali naman. Dito ba nakatira si Linda? Lena, sino yan? Yung kaibigan mong galing sa Bicol, nandito na. Ay, papasukin mo, dali! Amelia! Kamusta? Okay naman. Lena, ipasok mo na yan sa loob. Kamusta ka na? Okay lang. Hindi ka ba nahirapang hanapin to? Ipinakita ko sa taxi driver yung sketch na binigay mo sa akin. Halika, dali. Upo. Ano ba yung suot mo? Bakit? Sexy naman, di ba? Kung sa bagay. Kamusta ka na? Okay. Dito ka ba nakatira? Oo. Bakit? Pangit ba? Hindi. Maganda nga eh. Sa'yo na ba tong bahay na to? Hindi pa. Pero malapit na. Pero ngayon, inaumpahan pa lang. Ah eh. Magkano naman ang upa mo rito? 500? 1,000 ano? Wala nang 500 ngayon. Diyos mio, ang 500, isang kwarto lang. Hindi ako pwede dun, ano? Ano? Di ko yata kaya eh. Ano bang hindi mo kaya? Di ba yun yung usapan natin? Maghahati tayo sa upa? Ay, nako, kung yun lang, wag mo munang intindihin yun. Saka na pag kumikita ka na, wala ka pa naman trabaho eh. Kaya dito ka muna, ha? Nakakahiya naman. Landi mo, may hiya-hiya pa. Alika, tuturo ko sa ipati mo, dali. Ito magiging kwarto mo, ha? Ano? Type mo? Maganda nga eh. Salamat, ha? Basta ang gusto ko, huwag ka mahihiya. Para kay Pat naging magkaibigan tayo. Kung ano man ang kailangan mo, pasabi ka lang kay Lena. Sige. Kaya kita pinapasyal, gusto kong matutunan mo ng pasikot-sikot dito sa Maynila. Kailan ka nga pala huling nagpunta dito? Nako, matagal na yon. Grade school pa lang ata ako noon eh. Kung hindi ko pa pinilit si Mama, baka hindi ako nakarating dito. Oo nga pala. Condolence uli. Ang gulat ko talaga nung sinulat mo yun sa akin. Bata pa siya, di ba? Ilan taon lang siya nung namatay? 46. Nagustuhan mo? Oo, pero nakakahiya sa'yo. Wala yun. Nung lumuwas ka dito sa Maynila, hindi ka ba pinigilan sa inyo? Anong hindi? Pinigilan ako ni Mama Sean. Pero ano naman magagawa niya kung gusto ko lumuwas dito sa Maynila? Ay nako, mas safe naman dito para sa akin. Ayokong tumira dun sa bahay na iniwan sa akin ni Mama. Lalo naman ayokong tumira kay Mama Sean. Akala ko ba mabait na yung Mama Sean mo? Mabait kung sa mabait. Kaya lang, mahirap makitira. Kahit na sabi mo pang kamag-anak mo. Lalo na pag ikaw ang sinusuportahan. May ugali kasi si Mama Sean na hindi ko gusto. Ano yun? Yun bang sinusumbat-sumbatan ako? Yung tungkol sa Mama, hindi ba lumuwas si Mama? Pagkatapos, bigla na lang umuwi sa probinsya. Buntis na. Tapos, ayaw niya na maaminin kung sino talaga yung tunay na tatay. Kaya hanggang sa pag-alis ko, yun pa rin ang sinusumbat-sumbat sa akin ni Mama Sean. Pagay ba? Ano ba talaga ang gusto mong trabaho? Kung saan mabuti. Kaya lang naman lumakas ang loob ko noon eh dahil sabi mo sa akin, madali mo akong maipapasok. Totoo yan, Amelia. Commerce graduate ka. And more than that, maganda ka. Ano naman kinalaman ng itsura ko? Malaki. Alam mo ang boss sa mga opisina. Mga lalaki. At basta lalaki, mahilig sa chicks. Bukod sa maganda ka na, dalaga pa. Walang boyfriend. So no problem. Alam ko may iniisip ka sa akin. Sabihin mo na. Iniisip na ano? Nakita mo naman siguro ang bahay ko. Okay naman. Kompleto sa gamit. May kotse pa ako. Pareho lang naman tayo ng tinapos eh. Kung ordinaryong nag-uopisina lang ako, hindi ko maa-afford ang lahat ng yan. Paano nga?
Hindi ko sinabi sa'yo ito noon. Dahil ayoko matakot kang lumuwas. Pero ang totoo, sa club ako nagtatrabaho. Model. Bold model. Sa ganyang trabaho mo ako ipapasok? Kung gusto mo. Bakit hindi? Napakadali ng trabahong yun. Para ka lang namumulot ng pera. Pero kung gusto mo ng ibang trabaho, maire-recommenda kita. Iba't ibang klaseng executives ang nakaka-table ko gabi-gabi. Yun nga lang, sa opisina para kang nagmamalimos ng pera. Alam ko yun kasi doon din ako nag-umpisa. Sige, hindi bale. Sa ganang trabaho na lang. Saan? Sa disenteng trabaho. Disente? Ano nga ba yun sa Tagalog? Ah, marangal na hanap buhay. Alam mo, nung bagong salta ko dito, akala ko ganun. Gusto ko rin maging marangal eh. Tapos, nalaman ko na pag naghihirap ka na pala, nagbe-bed space ka na lang, galunggong araw-araw ang ulam mo, parating pudpud ang sapatos mo, puro fake lahat ng alahas mo, mahirap pala maging marangal. Ngayon, kung may kadatungan ka, yun ngayon ang marangal. Kita ihahatid sa baba, ang love. Sino ba yung nakasilip kanina? Yung ba yung friend mong galing sa Bicol? Yun na nga, nahuli pa tayo. Maganda siya, ah.
Ito talaga, hindi pa kontento. Sige, lumakad ka na. Oh, sige. Sige, goodbye. Bye. Diretso sa bahay. See you tonight. Sorry, ah. Akala ko kasi may nangyayari na sa'yo. Yung ba? Si Buddy yun, boyfriend ko. Manager sa club, anak ng may-ari. Kasama ko kagabi, kaya dito na natulog. Tsaka, mabuti na rin alam mo, para hindi ka na ma-shock. Ganito talaga dito ngayon. Ang boyfriend mo, parang asawa mo na rin. Alam mo, may asawa na nga yun eh. Kaya kahit anong gusto namin magpakasal, hindi po pwede. Ba't mo siya nagustuhan? Eh may asawa na pala yung tao. Wala, type ko. Practical lang ako. Marami siyang natutunan sa akin. Ginawa niya akong isa sa mga lead performer sa club. Tsaka siya nagbabayad ng bahay na to. May allowance pa ako. Paano kung mabuntis ka? Hindi mangyayari yun. Marami namang paraan ah. Basta't marunong ka. Paano kung malaman nila to sa probinsya? Alam niyo sa amin? Loka, hindi nila alam yon. Kahit na tong trabaho ko, hindi nila alam eh. Eh, hindi naman kaya sila magagalit? Noon yun, no? Nag-uopisina pa ako. Noon disente pa yung trabaho ko. Akala nila kasi nagdadamot lang ako eh. Ayaw nilang maniwala na kulang pa sa akin ang kinikita ko. Kaya wala akong kwentang anak noon. Eh ngayon, nakapagpatayo na ako ng malaking bahay para sa kanila. Napag-aral ko yung mga kapatid ko. Buwan-buwan parati ako nagpapadala ng pera sa kanila. Kaya puring-puri nila ako. Sabi nila, isa raw akong mabuting anak. Siya nga pala, ano nangyari sa lakad mo kahapon? Nakausap mo si Mr. Balbino? Oo, pinag-uumpisa na nga ako sa Monday eh. Oh, tina mo, karirekomenda ko lang, tinanggap ka na. Ano naman ang magiging trabaho mo, sekretary? Paano man alaman? Siyempre, galing ako dun eh. Pag maganda ka, sekretary, ang pay minimum. Talagang ganyan. Pag first time kang nagtatrabaho, minimum ang pay. Buti ka nga eh, yung iba lesser ang pay. Sir, good morning. Good morning. Coffee ho. Maupo ka. Thank you. Sit down. Salamat ho. Sumahod ka na ba, Amelia? Oo. Aba eh, dapat i-treat mo ko. Dahil unang sweldo, di ba? Hindi bale. Hindi, nagbibiro lamang ako. Nahihiya nga ako sa'yo eh. Ah, kung hindi lang against office regulation at maraming magre-reklamo eh. Bibigyan kita ng mas malaking sweldo dahil maayos ka magtrabaho kahit baguhan ka. Anyway, para matulungan kita, ha? Eto na lang. Sa'yo yan. Ano ho yan, sir? Konting dagdag yan sa sweldo mo. Hmm? Nagaling sa akin. Tuwing payday mo, meron ka niyan. Kanya lang, huwag mo na ipagmamaingay. Alam mo na, yan ang under the table natin, iha. Sir, maraming salamat. Kaya lang ho, sana kung ano yung sahod ko, yun na lang. Walang problema yan, wala. Gusto ko lang namang makatulong. Salamat, sir. Kaya lang baka pagsimula ng intriga yan eh. Kung yan ang gusto mo, di, sige. Gusto ko lang namang makatulong. Siya nga pala, this afternoon I have an appointment. Kailangan ko makipag-usap sa isang tao. Isang importanteng tao. Kailangan nandun ka. Kailangan pa bang kasama ako? Kailangan, kailangan. Importante. Sir, saan ho tayo pupunta? Huwag kang mag-alala. Ako kasama mo, iha. At saka ihahatid naman kita eh. Meron lang tayong dadaan na sandali.
Masakit lamang ang ulo ko, iha. Makapagpahinga na akong to sandali eh. Wala na ito. Ha? Relax. Relax ka lang. Ang trabaho ko, hanggang opisina lang, hindi sa kwarto. Huwag kang matakot, Amelia. Anong malay mo? Baka ito na ang umpisa ng mahabang pagsasama natin. Hindi kita pababayaan. Ako ang bahala sa'yo. Alam mo, sa totoo lang, ha? Hindi mo na kailangan magtrabaho. Kaya kitang buhayin. Kung gusto mo eh, bukas na bukas, ililipat kita ng kondominium. At doon, doon kita mamahalin. Masakit yun, iha. Nagugutom ka ba? Ha? Gusto mo ng drinks? Iha? Ha? O sige, ikukuha kita ng mainom. Sandali lang, ha? Oh, Amelia! Amelia! Amelia, pumunta rito! Amelia! Uy! Saan pupunta? Uy! Aray! Ay! Ang skandalo dito! Amelia! Ano bang nangyari? Sabihin mo na, ano ba nangyari? Yung inirekomenda mo sa akin. Boss-boss na padesente. Yung pala manyak. Bigla na lang niya ako dinala sa motel eh. Ano ba akala niya sa akin? Ganun talaga. Anong ganun talaga? Basta nala ako paluloko? Ang ibig kong sabihin, kahit sang opisina ka pumunta, merong magkaka-interes sa'yo ng masama. Kaya nasa sa'yo yun kung magpapaloko ka o hindi. Ang liit-liit na nga na sweldo ko. Para lang mabuhay. Tapos magpapaloko pa ako. O ayan, di natuto ka na rin. Gusto mo i-recommenda kita sa iba? Ikaw, isipin mo rin. Tulad ng gusto mo. Marangal na hanap buhay. O gusto mo subukan din sa club? Hira talaga yung kaibigan mo, oh. Ba't nagtsatsaga pa siya rito? Kung gusto niya kumita ng malaki, pwede naman siya mag-GRO, eh. Kung gusto niya kumita ng malaki. Eh, yun nga lang pagka-counter girl, eh. Pinilit ko pa yan. Susubukan lang daw niya. Pag di niya type, aalis daw siya.
Sa simula lang yan. Karamihan sa mga ganyan, padesente-sente. Doon din ang bagsak yan. Yan ang nga rin ang iniisip ko eh. Pag nasanay lang yan ng konti dito sa club, titable na rin yan. Hindi yan malayong mag-bold. Sandali lang, sweetheart ah. Susunod na ako dyan eh. Oh, sige. Hi, good evening, sir. O-order ho kayo? Order? Bigyan mo akong bill. Anong pangalan mo? Amelia. Amelia, ano? Rivera. Ako, pwede magpakilala? Okay lang. I'm Ermin Gores. Ermin Gores? Anything else? Meron kayong peanuts? Yes, sir.
siga, yoka, yoka, mziki po na bana. Bo na bana, pepo na koko, e koko tayo na nzoto mubimba. This is the sound of Nazi, this is the people of Nazi. This is the sound of Nazi, this is the sound of Africa. This is the sound of Nazi, this is the people of Nazi. This is the jungle group, this is the group of Africa. Hikato bina, oh. Nasaan ka? Ah, andi dito lang. Ah, nagpapa-beauty para sa'yo. Ano? Ngayon? Ngayon? Sige. Okay. I'll see you there. Bye. Ano ka ba? Sino naman yun? Sino pa? Saan ka pupunta? Magbibihis muna ako. Magdidinner daw kami sa labas. Huwag muna. Dito ko muna. Lakad mo. Dito ko muna. Mabibiti na naman ako niyan eh. Tigilan mo na muna ako. Sa lahat ng bagay, iyan ang hindi mo problema. Alam ko namang parating may naghihintay sa'yo eh. O sige, bihis ka na.
Hintayin daw niya ako. Mamaya na. Ay, nako. Pwede ba? Sige na. Tigilan mo na ako. Sige na. Mabibiti na naman ako eh. Galing ako sa doktor kanina. Nagpa-check up ako. Akalaya mong mataas daw ang blood pressure ko. Kaya I have to take a little rest from work. Si Greg, si Tony Cortez, siya na muna ang pamamahalain ko sa negosyo. Good. We can spend some time together. Pwede tayong mag-around the world. Hindi po pwede sa ngayon. Kailangan umalalay pa rin ako sa mga nangyayari sa kumpanya. Anong klaseng rest yan? Pwede ka namang magpasarap sa buhay. Anong gagawin mo sa pera mo? Itago? Kaya nga ako nagpapatayo ng maraming kumpanya para makatulong sa maraming tao. Eh, paano kung biglang may mangyari sa'yo? Saan pupunta mga kayamanan mo? Wala ka namang anak. Pwede sana kitang bigyan ng anak. Pero ayaw mo naman. Waiter. Ma'am, maiiwan ko na muna kayo. Sige. Ay, naku, Mr. Gores, maniwala kayo. Na ibang babaeng to. Bukod sa sexy na, maganda pa. At naku, ha, may utak. Ah, Amelia. Boss, si Amelia. Amelia, si Mr. Gores. Kamusta ka? Mabuti naman ho. Ano, natatanda mo na kung saan mo siya una nakita? Oh, wapo ka. Ay! Oh. Actually, siya ang nag-tip sa akin about you. Kaya naman pinuntahan kita sa club. Oh ano, okay na ba siya? Oh, okay ka na raw ba? Payag ka na. Paano nga uli yun? Yun na nga. Kung type mo maging commercial model, ako magiging PR manager mo. At kung nadinig mo na yung pangalang EJ Group of Companies, siya may-ari nun. Malaki may tutulong niya sa'yo sapagkat marami siyang kilalang mga advertising agencies, say. Eh, bakit niyo naman ako tinutulungan? Huwag mo isipin ang ganun. Actually, sa itsura mo, you deserve it. Sayang at wala sa linya namin ang beauty product. Kundi baka inafera na kita ng exclusive contract para sa amin. Ano, Dai? Magandang oportunidad, di ba? Ay, naku, grab it. I tell you, grab it na. Meron nga pala akong breakfast meeting bukas. Ano ka pa naman, Ermin? Ano ba akala mo sa akin? Kinagawa mo kong switch ng ilaw eh. Kung gusto mong i-turn on, ito turn on mo. Kung gusto mong i-turn off, ito turn off mo. Tao din naman ako. May puso't damdamin. At nananampik sa'yo. Huwag mo ako intindihin, pagod lang ako. Siya nga pala, Ermin. Ano ba talaga ang balak mo sa akin? Balak? Anong balak? Wala, ano? Ermin, nung buhay pa ang asawa mo, babae mo na ako, querida. Pero nagtiis ako. Mag-iisang taon na ang patay ang asawa mo, magtitiis pa rin ba ako? Ano pa ba naman ang gusto mo? May townhouse ka na, may kotse ka pa. Kompleto ka naman sa mga allowances. Ngayon kung humihingi ka, binibigay ko naman sa'yo.
Paano mo sasabihin nagtitiis ka? Hanggang doon lang. Siyempre, ang babaeng nagmamahal, secondary lang ang pera. Ang gusto ko, magkasama na tayo. Maasikaso kita at maalagaan. At higit sa lahat, gusto ko nang magkaanak sa'yo. Tsaka ano lang? Kailan pa? Kung hindi ka na pwede. Eh ngayon na lang, hirap na ako ng kalalandi sa'yo bago ka pumwede. Ba't tumatawa ka? Juice para sa'yo. Ay, thank you. Anong balita? Matutuwa kasi ibabalita ko sa'yo na ikuha na kita ng first modeling assignment mo. Talaga? Oo, sa print ads. Mga damit-damit. Congratulations. Halika dito sa tabi ko. May pag-uusapan tayo. Magmula ngayon, makikilala ka sa pangalang Amelia A.A. Para maiksi. Bakit A.A.? Ha? Arouse na arouse. Ang cute, diba? Pangalawa, iaalis kita sa bahay na ito. Doon ka muna sa akin habang wala ka pang sarili mo. Okay? Bakit ko pa kailangan umalis dito? Okay naman dito eh. Bakit? Aba, ibibuild up kita na para bang isang girl next door. Of good moral character and sweet and innocent. Hindi ba? Eh, paano sila maniniwala sa'yo kung nakatira ka dito kasamang isang nagmo-model sa beer house na naghuhubad? Eh, walang maniniwala sa'yo isa kang birheng eh, makulada. Hindi ba? Sige nga, tumayo ka. Ay, arouse na arouse. Turn around. Arouse na arouse. Di ba? Ano, hindi ka natutuwa? Ay, thank you. Amelia, sikat na. Hindi dating gawi. Tinuturuan ko mga bayo. Tinuturuan, ha? Kasi, pagkatapos,
Siya naman ang kakabayuhin mo. Ikaw naman, oh. Naghahanap buhay lang ang tao, eh. Oo nga. Paturo-turo ng pangangabayo. Dahil dito, maraming naliligaw ng mga malulungkot at malalanding matrona. Teka muna. Ikaw ba nagpunta rito para awayin ako? Ba't ka ba napasugod? May kailangan ka ba sa akin? Ano sa palagay mo? Ang ganda nito ah. Sino to? Yan din ang gusto kong malaman. Kung sino ang babaeng yan. Hindi mo naman pala kilala to eh. Saan mo nakuha to? Kinuha ko yan sa attache case ni Ermin. Hindi ba bata at maganda? Oo, maganda talaga. Eh, baka naman pinapalitan ka na ng matanda. Kaya yan ang bago mong assignment ngayon. Alamin mo kung sino yung babae niyan. At gusto ko, sundan mo din si Ermin. Paano ako mainlove sa babae niyan at may isipang magpakasal? Itapon lahat ang puhunan ko sa kanya. Abate ka muna. Hindi naman kasama sa relasyon natin ito pagiging detective ko, ha? Oh. Ekstrang bayad sa ekstrang trabaho. Table for one, sir. Yes, please. This way, please. Nakakahiya naman sa'yo, Mr. Gores. Huwag kang mahiya sa akin. In fact, tuwan-tuwa ngayong mga taga-agency nang madiscover kita. Inamin sa akin ng media director na pagkakita sa picture mo, sold na kagad sila. Hindi pa kami nagkakausap noon. Pero malaki pa rin ang utang na loob ko sa'yo, kaya gusto ko magpasalamat. Thank you. Wala yun. Forget it. It's nothing. Gusto ko lang kasi malaman kung bakit mo ako tinutulungan ng ganito. Ba't masama ba tulungan ka? Pero syempre, gusto ko malaman kung... Ay, naku, AA. Ang gusto ni Mr. Gores ay makatulong sa mga tao. Yung bang may mga talent gusto niya bigyan ng break, katulad mo. Pero syempre ho, gusto ko lang malaman kung bakit. Ganito yun eh. Nung makilala kita doon sa club, una-una sabi ko sa sarili ko na hindi ka bagay doon sa lugar na yun. Too wild for such a nice and good-looking girl like you. Now tell me, mali ba ako? Eh kasi naman yung pinanggalingan mo. Eh masyadong cheap. Hindi ka bagay doon, hindi ka cheap type, hindi ba? Thank you, sir. Okay. Hindi ba sinabi ko sa'yo, tumawag ka muna bago ka pumunta rito? Bakit? Urgent ba yan? Urgent. Ano ito? Buksan mo. Ba't napunta sa'yo ito? Sino yan? Ano sino? Ako ang tinatanong mo. Dapat ikaw ang magsabi sa akin kung sino yan. Gracia, wala kang pakialam dito. Anong walang pakialam? Niloloko mo na ako, wala pa rin akong pakialam. Anong pang tingin mo sa akin? Tanga? Gaga? Ermin, hindi mo pwedeng gawin sa akin ito. Magkakagulo tayo. Ibaba mo yung boses mo, ha? Wala ka sa palengke, ha? Kung ano man ang iniisip mo, hindi totoo yan. Hindi totoo? Eh, kagabi lang ka-date mong babae niyan. Eh, ha? Eh, saan mo nakilala ang babae niyan?
habang naghihintay ng isang Arabong customer sa isang hotel lobby kung sakali. Tigilan mo nga ako, ha? Para sabihin ko sa'yo, rekomendado yan ang aking kaibigan. Gustong maging commercial model, yun lamang, wala ng iba. Gusto mong maniwala ako dyan sa mababaw mong rason? Sa maniwala ka sa hindi, bahala ka. Halika na, ihatid na kita. Aray! Ano ko ba? Ano ba? Gracia, ano ko ba? Ano ko ba? Ano ba nangyayari siya? Bakit? Bakit? Masakit ba? Ha? Masakit ba? Gracia, ano ba nangyayari siya? Sinabi sa akin ni Ermin na tinutulungan lang daw niya. Yun ang sinabi niya. Pero mahirap niya ako makumbinse. Siguro sa umpisa. Pagkatapos, tutuluyan na niya. Bago mangyari yon, kailangan kumilos tayo. Paano? Louis, gawin mo lahat na magagawa mo. Para maging close ka sa Amelia niyon. Para maligawan mo. Wasakin mo ang buhay niya. Para mawala ang simpatya ni Ermin sa kanya. Buntisin mo. Turuan mo magdurog. Hanggang magumon siya sa drugs. Oh. Ba't hindi ka sumasagot? Ba't wala kang kibo? Hindi ba nagustuhan ang sinabi ko? Gusto ko yung parting ligawan at yung bubuntisin. Hindi ka ba magsiselos? Ay naku, Louis. Kinalimutan ko na yan. Kung pinaandar ko ang pagsiselos ko nung araw pa sa mga kalokohan mo, dinaloka na ako. O ano, magagawa mo ba?
Paano yung mga gagastusin? Sagot ko yun. Pero tandaan mo. Trabaho lang yan. O nakita mo naman, AA, ha? Kung paano kita i-promote. Kilala ka na ngayon. Sa Martes, sa susunod na linggo, meron kang appointment sa pictorial mo at sa iyong interview. Ilalagay ka nila sa isang weekly magazine. Say mo. Eh, parati ka naman naglalagay, no? Kaya dapat lang. SOP yon. Talagang ganyan ang labanan ngayon. Ay nako, hindi bale hanggat hindi ka pa sikat. Pero pag sumikat ka na, nakilala ka na, eh di makakapag-demand na tayo ngayon sa mga agencies, hindi ba? Oh, ito na ang mga love flash. Uy, ba't ang tagal mo? Gutom na gutom na si AA. Ang bigat-bigat, ano? Oh, AA, ito na ang iyo. Ang dami-dami, ha? Miss? Magpapapirma lang ako doon sa babaeng yon. Pwede ba? Opo. Thank you. Excuse me, ma'am. Ma'am, pwede ho ba magpa-autograph? Para kanino? Ma'am, para po dun sa customer. Tagahanga niyo raw po siya. Ay, ang cute! Oh, nakita mo na? Para ka ng artista. Uy, uy! Ang He. Cute! Ikaw talaga, tuwing nakakita ka ng gwapo, parang umiinit yung puwet mo. Tsura nito. Kita mo na, para ka ng artista, may fans ka na ngayon. Thank you. At malay mo, isang araw, bigla ka nalang kontakin ng producer at mag-offer sa'yo ng pelikula. Para mag-ST, wag na oy. Wag saka, na. Ayoko naman mag-artista dahil ayoko naman kalkalin ng mga reporters ang buhay ko. True. Ay, ang tamis. Ang ganda-ganda mo talaga, AA. Sexy na Amelia, no? Di lamang sexy. Napaka-sexy. Hmm? Ah, excuse me, boss. Ah, excuse me, boss. Kukunin ko lang huwing kontrata sa kotse. Excuse me. Parunong ka palang lumangoy, ha? Saka natuto? Sa ilog, sa probinsya. Sinabi sa akin ni Ross, sandali. I think I'll have coffee na lang. Coffee? Thanks. Sinabi sa akin ni Ross na huli lang ka na raw. Totoo ba? Oo. Paano? Silang namatay? Oo. Mama ko, namatay sa sakit sa bituka. Inoperahan. Nagkaroon ng komplikasyon. Paano naman? Dinala lang namin siya sa maliit na ospital dun sa probinsya. Wala naman silang masyadong mga gamot at facilities dun. Hindi rin naman magagaling yung mga doktor dun eh. Kaya ganun. Eh bakit hindi niyo dinala dito sa Maynila? Hindi naman ganun kadali yun eh. Wala naman kaming pera. Doon nga sa probinsya eh. Marami kaming utang. Nabayaran ko lamang nung naibenta ko na yung maliit na bahay at kapirasong lupang naiwan sa akin ni Mama. O yung papa mo? Huwag na lang natin pag-usapan. Dahil sa... Iba na lang pag-usapan natin. Okay ka lang ba kay Ross? Anong ibig mo sabihin? Alam mo na sigurong byudo ako. Hindi ako nagkapalad na magkaroon ng anak sa asawa ko. Ang kasama ko dito, mga katulong lamang. Hardinero, driver,
Napakaraming bakanting kwarto dyan. Baka ako gusto mong dito ka na muna. Maraming salamat, pero ayokong abusuhin ang kabaitan ninyo. Maraming salamat na lang. I'm sorry, ha? Ikaw na naman. Oo, ako na naman. Kasi ano eh. Ano? Huwag mong ilayo ang usapan. Sasabihin mo muna sa akin kung bakit ka sunod ng sunod. Ngayon, sabihin mo sa akin kung bakit. Wala naman. Goodbye. Oh, ayaw mo na, teka mo na. Ikaw naman eh, napipi ko nga kaagad eh. Sasabihin ko sa'yo. Matagal na akong interesado sa'yo. Ngayon, na nung araw pa lang, gusto ko nang malaman kung saan ka nakatira. Kaya sinundan ko kayo. Eh, bigla kang sumikat. Naging instant fan mo ako. Yun. Sino ka ba talaga? At your service. Luis Sembrano. Just call me Louis for short. Bukod sa pangalan mo, at sa pagkatao mo, kung tao ka talaga, sino ka pa talaga? Sino nga ba ako talaga? Wala. Isang ambisyosong piloto na hindi naman ako mahilig mag-aral. Kaya... gusto ko, lilipad ako kaagad. Ano alam mo, marami kang matututunan sa akin. Kung gusto mo, ha? Sa tingin ko, sa isang model na katulad mo, dapat marami kang nalalaman sa sports. Katulad ng anong sports? Mahilig ako sa mabibilis. Mga bayo. Mahilig din ako sa motorsiklo, motocross. Mahilig din ako sa water sports, tulad ng jet ski. Ganon. Oh, ba't bigla kang mukha kang napatawa? Bakit? Believe din ako sa'yo. Yung mga sports na gusto mo, lahat sinasakyan.
orange juice mo. Thank you. Ang tagal mo ng babaeng yun, hanggang ngayon wala pa. Sinabi ko na sa kanya, hindi siya dapat lumabas nang hindi ko nalalaman. At hindi siya pwedeng sumama sa taong hindi ko kilala o kanino man. Nakita ko nung sunduin siya kanina. Uy! Ang gwapo! Kung nakita mo lamang, ang cute! He! Pati ako gusto mong demonyohin. Ano ka, may tsura? Ang cute! At parang anak mayaman. Kilala mo? Parang nga eh. Pero kung nakita ko man siya noon, hindi ko matandaan kung saan. Ay, nakakasiguro ako. Hindi yun. Bakit? Kasi ang taste mo, cheap. Inapi-api na naman ako. Oh, ayan na. Good night. Oh, andiyan ka pala. Day, hindi ka makakapasok kung wala ako dito. Salamat. Ay! At saan ka lang galing at sinong kasama mo? Teka, teka, bakit ganyan ang tema ng tanong mo? Kasi mali ang ginagawa mo. Alis ka ng alis na hindi nagpapaalam sa akin. Ross, lahat ba? Kailan pagpaalam ko sa'yo? Natural. Hindi kita binilda para maging cheap. Ross, sa trabaho lang yon. Sa personal na buhay ko, akin lang yon. Sariling oras ko na yon. Hindi mo na dapat malaman kung saan ako nagpunta at kung anong ginawa ko. Ross, tama si AA. Dapat magkaroon siya ng oras para sa kanyang sarili. Good night! Sweet dream! Che! Ah, AA, kumain ka na? Oo. Tayo, kakain? Eh, ano pang ginagawa mo dyan? Maghahain! Move! Ooh. Akala ko ba, nagkakakain ka ng soup number 5. Bakit wala pa rin nangyayari dyan? Pagod eh. Tsaka wala sa mood. Baka naman nag-iipon ka lang ng lakas para mayroon kang maibigay sa iba. Sa iba? Sino naman yun? Sino pa? Di yung alaga mong modelo. Talagang ginagastusan mo, ano? Para sumikat. Nasa lahat na yata ng periodiko ang mukha. Kilala kita, Ermin. Kahit pa pera ka, hindi ka magtatapon ng pera na walang kapalit. Wrong again. Hindi ko siya ginagastusan. Noong una, para makabuelo. Pero ang success niya ngayon eh, sa kanya lahat yun. She's a hot property for promotions. Eh dapat lang dahil sa hindi lamang siya maganda, kundi talaga may talent siya for modeling. Sige. I'll see you. Good morning, Amelia. Good morning. Ah, siya nga pala. Meron akong nakausap at meron siyang business proposal. How would you like to try your luck in business? Anong business? Alam mo, nasa iba't ibang negosyo kami. Ang isa roon ay financing. Sigurit? Thank you. Meron kasi kaming na-foreclose na isang RTW factory. Maliit lang pero sayang. Gusto naming i-operate at magbukas ng sariling outlet. Well, isa lang muna siguro.
sa Makati. Kung malakas ang negosyo, di sa ibang lugar pa. Ano naman ho magiging participation ko dito? No cash involved. Just the goodwill of your name kung papayag kang gamitin ito. Then we have a deal. Eh, paano naman ho paggamit? Sa mismong pangalan ng outlet at sa mga label ng mga damit. At ipopromote natin na involved ka na sa RTW business. At ang ilalabas natin ay puro mga signature dresses mo. Of course, you will be given a share as a part owner of the shop. And one more thing. Ang pagmamodelo mo ay magiging exclusive na lang sa mga produkto natin. What do you think? Mr. Gores, nahihiya na ho ako sa inyo dahil hindi ko na alam kung paano kita mababayaran sa lahat ng utang na loob ko sa inyo eh. Wala yun. It's gonna be a fair deal. Pareho tayong makikinaman. What do you think? Okay. Let's have a toast for the success of Amel's Fashion House. Cheers! Thank you.
Sandali lang. Lalabas ako. Anong oras ka na naman umuwi kagabi? Nakatulog na ako sa paghihintay sa'yo, ah. Ano bang pakialam mo? Pinaaalalahanan lamang kita. Para hindi ka na rin mag-alala, mabuti pa hanapan mo na lang ako ng ibang malilipatan. Anong malilipatan? Eh bakit? Hindi ba yun ang usapan natin? Hanggat hindi ko pa kaya, dito muna ako. Eh kaya ko na. Para libre na lover boy mo? Ano ba talagang pakialam mo? Malaki ang pakialam ko sa'yo dahil ako ang manager mo. Responsibilidad ko ang kapakanan mo, lalo na't kung mapapahamak ka. Anong mapapahamak ang sinasabi mo? Si Luis Zimbrano. Amelia, hindi mo siya kilala. Isa siyang dating macho dancer na ngayon ay callboy na. Naiintindihan mo ba yun? Nangahalal ng bakla at matrona. Alam mo ba ibig sabihin nun? Basta pera, lahat gagawin niya. Yan ang Luis Zimbrano mo. Oh, Mr. Luis Zimbrano. Long time no see. Bakit hindi ka man lang muna tumawag? Bago ka nagpunta rito. Kailangan ba yan? Yun pa lang ipinagagawa ko sa'yo. May re-report ka ba? Ayun ba? Eh... Oh. Bakit hindi ka makapagsalita? I'm sorry. Pero, I'm out. Out? Anong out? Tayong dalawa. Ang lahat ng pinag-usapan natin, at lahat ng kalokohan ko. Ikaw? Titigil sa kalokohan? Pinatatawa mo yata ako. Gusto mo bang malaman kung bakit? Sure. Bakit? Sa talang buhay ko, ngayon lang ako na in love. Love? Mayroon ka ba noon? At sino namang sa mga palad na babae? Wala ka na ron. Si AA. Si AA, hindi ba? Oo, si AA. Walang hiya ka talaga. Bilib talaga ako sa'yo. Gusto mong kunin si AA. Dahil gusto mong masolo ang kanyang mga mana, hindi ba? Hindi ba ganun? Gusto ko si AA. This time, pagmamahal na at hindi na pera, wala nang pagbabago. Walang hiya ka talaga! Tapos yung ginawa ko para sa'yo, ito ang gaganti mo sa akin! Ha? Huwag mo kong pilitin ang patulang kita!
magbabayad ka. Niloko mo ko. Nagtiwala ako sa'yo. Hindi kita niloko. Pagkatapos mong aminin sa akin ang lahat? Siyempre kailangan aminin ko sa'yong lahat. Gusto ko maging tapat sa'yo. Dahil nahuli ka. Kung talagang gusto mong maging tapat sa'kin, dapat noon pa. Bakit ngayon? Ngayon na alam ko na lahat. Siyempre, maaari ba yon? Pagka sinabi ko sa'yo lahat ng tungkol sa'kin. Kaya nga panluloko ang tawag ko dun eh. Akala ko ang bait-bait mo. Yung palang sama mo. Marumi ka. Pwede ba tayo mag-usap? Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Basta tandaan nyo, pag sumabit kayo, hindi nyo ako kilala at hindi ko rin kayo kilala. Pare, sumabit na ba tayo? Anong sabit? Makakain ba yun? Eto na ang down. Yung kalahati, ibibigay ko sa inyo pagkatapos ang lahat ng pinapagawa ko. Oh, nagkakaintindihan na ba tayo? Okay. Bahala na kayo. Bayan, AA? Dapat ka bang magkaganyan? Pasalamat ka nga dahil sa habang maaga, nalaman mong tunay niyang pagkatao. Relax ka lang, AA. Everything will be alright. Meron pa naman mga taong natitirang nagmamahal sa'yo at nagmamalasakit eh. Come on. Cheer up! Stop crying na. O kita mo. Tulo na luha mo eh. Come on. Alam mo, may naisip ako. Outing. Meron akong alam na lugar. Napakaganda. Naniniwala akong magugustuhan mo. Oo nga naman, AA. Mag-outing tayo. Mag-enjoy tayo. Hindi yung parang kang ibon na hindi makawala-wala sa hawla. Teka, teka. Anong tayo? Tayo? Ikaw, plus ako, equals tayo. Hindi, hindi. Hindi ka kasama. Dito ka lang sa bahay. Ang ibig mong sabihin, ang beauty ko, pambahay? Dito lang ang beauty mo sa bahay. Mahal doon. Tsurang to. Nasaan si Amelia? Doon naman. Hinahanap pa si Amel. Nandito naman ako eh. Nasaan siya? Nagbakasyon. Ay! Ba't ko ba sinabi sa'yo? Secret yun eh. Nasaan si Amel? Hindi ko alam. Ay, alam ko na! Alam ko na! Ikaw si Louie. Hindi ba ikaw si Louie? Hindi ba?
Nilagyan pa nga kita ng 100 pesos sa brief mo eh. Aray ko, Louie! Louie, ano ba nasasaktan ako? Louie, please let go na laray ko! Aray ko! Ay! Ano? Ha? Nasa si Amel, ha? Saan ang puta? Ha? Saan? Saan? Louie! Saan? Kinabangan. Ako mauna!
Sino may utos sa'yo na patayin ako? Pare, nagtatrabaho lang ako! Sino? Gracia! Sinong Gracia? Pinasol! Hoy! Mga polis kami! Taas ang kamay! Anong gulo to? Tinagtangkahan ho kami patayin. Meron pa ho ron. Sige, lakad! Louis? Ano si Gracia? Hindi mo siya kilala. Meron siyang relasyon ngayon, Mr. Gores. Kinakabahan siya dahil baka ikaw maging kariba niya sa kayamanan ni Mr. Gores. Pero bakit? Wala namang kami relasyon ni Mr. Gores, ha? Iniisip niya doon na mapupunta yan. Inaamo ka lang na matanda. Meron akong gusto malaman mo. Ang pagkikipagkilala ko sa'yo. Ang paniligaw ko sa'yo. Lahat ng yun, plinano. Louis! Plinano lahat ng yun para masira ang buhay mo. Para ko sa akin ka. Pero ginawa ko yun. Ginawa ko yun dahil may nagbayad sa akin. Sino? Bakit? Hindi mo siya kilala. Meron akong gusto. Meron akong gusto malaman mo. Sumaniwala ka man sa hindi. Hindi ko magagawa sa inyo. Louis! Mahal mo kita. Mahal din kita. Mahal kita, Emilia. Mahal. Tumayo ka! Tumayo!
Nagawa ko ito. Ngunit, ginawa ko ito dahil sa matinding pagmamahal ko sa kanya. Matagal ko na rin siyang inalagaan. Pero inubuso niya ang pagtitiwala ko sa kanya. Dinaliwala niyang matagal na rin panahon na nainukol ko sa kanya. Ang alam ko, ang pagmamahal ay dapat lang suklian ng kapwa pagmamahal. Pero hindi nila ginawa ito. Niloko nila ako. Niloko nila ako. Napakasakit. Napakasakit. Miss Mirasol, sa hukuman nyo na lang hulati paliwanag yan. Kailangan ho sumama kayo sa amin. Na ngayon ah. Oh my. Pangatlo mo na yan. Para ano? Para maglaseng. Para ka lang nasawi sa pag-ibig, ganyan ka na. Akala ko pa naman natuto ka na. Oh my. Naawa ako eh. Oh my. Ako, konsensya ako. Oh my. Napatay siya dahil sa akin. Mabuti nga sa kanya. Nagbabayad lang naman niya ng mga atraso niya eh. Ang ganda-ganda ng buhay mo para mapunta ka sa ganong klaseng lalaki. Bakit hindi si Mr. Goras na lang ang pagtuunan mo ng pansin? Sa mga kwento mo lang eh, tumatiming na yung taong yun. Biro mo, oras na mamatay siya, sa'yo mapupunta lahat ng yaman niya. Ayaw mo ba nun? Oh, iwanan mo na kita ha. Number ko na yung susunod eh. Easy ka lang ha. Mr. Gores. Tama na yung kainom mo. Marami ka na yatang nainom. Tama na yan. Thank you.
Akala ko itulog ka na. Gusto ko makipag-usap. Ah, sige. Hintay mo lang ako sandali. Gusto ko dito. Anong pag-uusapan natin? Marami na akong utang sa inyo. Kailangan ko magbayad sa paraan na gusto ninyo. Wala kang utang na loob sa akin. Ako nga ang may pagkukulang sa iyo. Pwede ba? Ayusin mo ang katawan mo. Hindi yan ang kailangan ko. Suot mo yan. Suot mo. Meron akong kukwento sa iyo. Alam bang galing ako sa pagkahirap-hirap na buhay. Self-supporting ako. Working student. Yung 4-year course, tinapos ko ng 10 taon. Pero dumating ang isang pagkakataon na meron akong nakilalang isang babae. Mayaman. Nasira ulo ko. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi sa kagustuhan kong umasenso. Pero meron akong dapat na isakripisyo. Ang babaeng talagang gusto ko. Ang babaeng nagmahal. Nagtiwala at umasa. At siya ang mama mo. Hindi niya pinagtapat sa akin na buntis na pala siya. Na malaman ko'y huli na, kasal na ako doon sa isa. Pero nangako ako hindi ko kayo pababayaan. Pero tumanggi siya sa lahat ng mga pinadadala kong tulong. Sasabihin na lamang daw niya na patay na ako. Ganun kataas ang pride ng mama mo. Sa palagay ko, hindi dahil sa pride yon. Dahil ipinaglaban niya ang pag-ibig niya sa inyo na binaliwala niyo. Pinakahamak na trabaho. Hindi niya pinanggimian. Para lang mabuhay kami at mapag-aral ako. Kaya malaki ang hinanakit niya sa inyo eh. Pareho kayo nagkamali. Pero nung kinailangan manindigan, siya lang, wala kayo. Ganun pa man, hindi ako tumigil ang pagsubaybay sa inyo. Kaya kumuha ko ng private investigator para malaman ko kung anong nangyayari sa inyo. Gusto ko kahit papano makabayad ako ng pagkakautang ko. Paano? Wala na si Mama. Sana man lang naipasok ko siya sa isang mabuting ospital. Nadala ko siya dito sa Maynila. E di sana buhay pa si Mama! Kinalulungkot ko, Amelia. Ikaw lang naging anak ko. At tanging tagapagmana. Hindi. Alam kong galit ka sa akin. Paano ako magagalit sa inyo? Hindi ko naman kayo kilala eh. Ngayon, kilala mo na ako. Sa pangalan lang, Mr. Gores. Pero sa tunay na kahulugan ng pagiging isang ama, hindi ko kayo kilala. Kaya wala akong karapatan sa kayamanan ninyo. At wala din kayong karapatan sa akin. Dahil nung kinailangan ka namin ni Mama, wala kayo. Hindi niyo ako kinilala at inaring anak. Anak! Titiyon mo ako! Saan ka pupunta? Titiyon mo ako! Pabayaan mo ako! Hindi mo naman kami mahal na mama ko eh! Ang mahal mo lang sarili mo! Mahal ko kayo! Mahal kita! Hindi ako naniniwala sa'yo! Pitahon mo ako! Mahal kita! Pitahon mo ako! Amelia! Papa! Papa! Papa!
pa. I'm sorry. Mahal kita.